awit ng pambungad na awit. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. At welcome po sa ating pagdiriwang na Banal na Misa sa 28th linggo sa karaniwang panahon. At sa paglapit natin sa hapag ng Diyos, siya'y sama-sama nating handugan ng pagpupuri at pasalamat sa mga biyayang walang sawa niyang ipinagkakalob sa atin. Lalatigit ang biyaya ng buhay, kalusugan at pananampalataya. Isama din natin sa ating panalangin ang intensyon ng bawat isa na narito ngayon, ganun din ang mga mahal na sa buhay na hindi natin kapiling sa pagdiriwang na ito. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa misang ito, atin po munang aminin pagsisihan ng ating nagawang kasalanan. Buong kapakumbabaan nating sabihin, inaamin ko sa mapangyarihan Diyos
at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-nawa tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong nawang andahang loob ay manguna at sumabaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami taguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y, papawi niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa krimlan, hindi ako matatakot, pagkat ikay kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, sa ulo ko ay langisan. Pati na rin ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Panginoon,
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. At buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba pang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lunsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama't mabuti. Anupat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Yes.
Isang mapagpalang araw po, banal na bayan ng Diyos. Ang atin pong mga pagbasa ngayong 28 linggo sa karaniwang panahon ay pumapaloob pa rin sa kung paanong ipinahayag ng Diyos ang kanyang paghahari. At ang ating mga pagbasang narinig ay maisasalamin o maihahalin tulad natin sa isang kasalan. Sa kultura po ng mga Hudyo, ang kasalan ang isa sa mga pinakamahahabang selebrasyon na kanilang ipinagdiriwang. Magkakaroon ng announcement na mayroong ikakasal, pero hindi agad sasabihin ang eksaktong petsa. Hindi kagaya po ngayon, pag nakakatanggap tayo ng imbitasyon, nandun na lahat, ang venue, ang reception, pati yung kulay ng isusuot nating damit. Noong pong panahon ng mga Hudyo, ng panahon ng Panginoong ating Hesukristo, ay hindi po agad sinasabi yung petsa hanggat hindi na ihahanda ang lahat, ang mga pagkain, ang lugar na pagdarausan, at ang mga alak na iinumin. And the wedding will be announced if everything is prepared. Doon pa lamang po. Kaya tatagal ito ng ilang araw, mahigit isang linggo na selebrasyon. Kaya nga po kung maalala natin, sa unang milagrong ginawa ng ating Panginoon sa kanyang public ministry, sa kasalan sa Kana, naubusan ng alak dahil tuloy-tuloy ang pagpapainom at pagpapakain sa mga tao. Kaya ito yung isa sa mga pinaka-aabangan ng lahat na selebrasyon. At kapaloob po dito ay nasa kasalan din ang tinatawag nating pagpapalitan ng pangako o pagpapalitan ng commitment. Kaya narinig natin sa unang pagbasa kung paanong ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang pangako sa atin. I will be your God and you will be my people. And I will deliver you from bondage and take you to the promised land. Karugtong po yun nung ating narinig na Salmo Responsorio. Dadalhin ako ng mabuting pastol sa magandang pastulan. Yun po yung pangako ng Panginoon sa atin. Ang laging kanyang ibinibigay ay ang lahat ng makabubuti at makagiginhawa sa atin. Kaya lamang po, bilang tao, patuloy tayong nakagagawa ng kasalanan. Ipinadala si Moises at hindi pa rin nagbago at naniwala ang mga tao. Ipinadala ang iba't iba pang propeta at hari, and still, patuloy tayong nabuhay sa kasalanan. Ipinadala ang ating Panginoong Jesus, at hanggang sa ngayon po, tayo ay nagkakasala pa rin. By nature, yan po ay tayo bilang tao. Pero sabi po ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos sa ikalawang pagbasa, as long as I am with Christ, I can overcome everything. Nararanasan kong managana, nararanasan ko rin maging salat. Nararanasan ko ang hirap at nararanasan ko rin ang ginhawa. Hindi po ba't yan din ang mga pangakong binibitawan ng dalawang magkasintahan kapag sila ay nagpapakasal? The promise of commitment for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Ganon po ang ating buhay pananampalataya, mga kapatid, na hanggat tayo ay nakakapit sa ating pananampalataya, sa ating pananalig sa kaligtasan na ang magdadala sa atin doon ay ang ating Panginoong Hesukristo,
Kahit anong pinagdaraanan natin sa buhay, maging masaya man ito o malungkot, maging mahirap man ito o masarap, yun ay pagpapahayag ng ating matibay na pananampalataya, parang sa pangako ng isang kasal. Maaring yung iba po sa inyo ay nakasaksi o nakapanood na ng mga marriage proposals sa inyong mga social media account. Kung paanong ang isang lalaki ay maninikluhod sa harap ng kanyang kasintahan, tangan-tangan ang maliit na box na may nakalaman na singsing at kanyang tatanungin ng buong tamis at buong puso ang kanyang minamahal. Ang tanong ay, will you marry me? This is not just an ordinary question na sasagutin ng oo at hindi. Ang will you marry me is an invitation for a lifetime commitment to marriage. Na habang buhay tayong magsasama, habang buhay kong iaalay ang lahat para sa iyo. Mga kapatid, yan din po ang paanyaya ng ating Panginoon sa banal na misang ito. Para tayong tinatanong muli ng will you marry me? Nais ba nating i-commit ang ating sarili sa pagmamahal ng Panginoon sa atin? Nais ba nating i-commit ang ating sarili sa Panginoon kahit tayo ay may nararamdaman? Nais ba nating i-commit ang ating sarili sa Panginoon kahit tayo ay walang nararamdamang sakit sa ating buhay? My dear brothers and sisters, let us pray that as we continue in this Holy Eucharist, we continue to ask God na bigyan tayo ng tapang, na bigyan tayo ng lakas ng loob, ng tibay ng loob, na panghawakan natin ang commitment na ito ng ating pananampalataya. Ang commitment na ito na ating ipinangako nung tayo ay binyagan, na tatalikuran ang kasamaan at sasampalataya sa Diyos. Only then that we could receive healing and forgiveness from God. Sapagkat ito po yung magiging susi natin sa ating sama-samang pagpasok sa dakilang paanyaya ng Diyos sa kanyang inihandang piging na kasalan sa kanyang pagbabalik. Nawa po ang banal na misang ito ay magkaloob sa atin ng kagalingan, ng tibay ng pananampalataya at ng lubos na awa, pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaw sa kinaroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon mamumula at parito at tukom sa nabubuhay at ang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagkatipon natin bilang mga anak ng Diyos para sa piging ng Eukaristiya, ipanalangin natin ang mga pangailangan na sangkatauhan, ang ating pong tutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan,
Ang pamayanang inaanyayahang dumulog sa piging ng pag-ibig ng Diyos, nawa ang masiglang paglahok dito'y maging isang inspirasyon sa lahat ng tao para tanggapit pasalamatan ang paanyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, ating obispo at lahat ng iba pang pinunong espiritual, nawa tulungan tayo ng kanilang halimbawa sa maagap na pagtugon sa panawagan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Kristiyano, lalo na para sa mga Katoliko sa ating bansa, nawa maunawaan nila ang pangangailangan sa pamayanan ng mga disipulo alinsunod sa turo ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng higit na naaakit sa mga makamundong panghalina kaysa mga pagpapahalaga sa Ebanghelyo, nawa maunawaan nilang ang tunay na mahalaga sa buhay ay ang pagtupad sa kalooban ng Diyos at pagsisikap sa Kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na natitipon dito, para sa ating pagsamba ngayong Linggo at sa ating mga pamilya, nawa makilahok tayong ang puso'y malinis sa anumang kasalanan at napalalamutihan ng pananampalataya at pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, ating ibulong sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa pag-anyaya sa amin sa piging pangkasalan ng iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang kami lagi magpasalamat sa gayong pribilehiyo sa pamamagitan ng pamumuhay na kalugod-lugod sa iyo. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Thank you.
Gusitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunlas ang katauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mo naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ginbanal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusan-loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Thank you.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magtutuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibining kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin na'y makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan.
Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo po muna para sa ilang paalaala. Sa inyo pong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collection sa nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ipinapaalam din po namin na mula sa main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnunobena mula sa ika-isa hanggang ika-siyam ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ang kumpilang pamparokya ay gagawin natin sa ika-25 ng Nobyembre. Para sa lahat ng mga 12 taong pataas na wala pang kumpil, kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina hanggang ika-7 lamang po ng Nobyembre. Sa darating na ika-25 ng Nobyembre, sa pangunguna ng Commission on Social Communications ng Archdiocese ng Lipa, ay magkakaroon ng isang benefit concert for a cause sa Aquamarine Recreational Event Center sa Lipa City. Tampok ang mga awitin ni Moira de la Torre at iba pang mga mang-aawit. Layunin nitong matulungan ang mga pangangailangan ng local radio station ng simbahan dito sa Batangas. Ang mga tickets ay available sa gilid ng Chapel of Reconciliation, malapit sa Pamisahan Office. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa darating na Martes, ika-17 ng Oktubre, ay gagawin dito sa Pambansang Dambana ang araw ng pananalangin at pagsasakripisyo para sa kapayapaan at pagkakasundo ng mga bansang may alitan at kaguluhan. May pagdarasal ng Santo Rosario sa ika-6, ika-9 at sa ika-11 ng umaga at sa ika-4 ng hapon. Ang banal na oras naman ay sa ika-8 ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-6 ngayong gabi sa main church po, doon po sa kabila. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Loobin mo ang tularan nilang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng Misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.